girlfriend ko si Eva. Baka nakakalimutan mo, ako ang mama mo. At ang papa mo, namatay! Pero wala naman ho tayong proof na sila yung gumawa nun eh. Kung ayaw mo madagdagan ng latay dyan sa mukha mo, tumahimik ka na! Kailan ka ba matatauhan, Ino? Kapag ako, si Oliver, o ang lola mo ang sumunod mamatay? Wala ka talagang kwentang anak! Tumawag ka sa headquarters. Nailigpit na si Alfred. Yung kasama mong pumatay sa asawa ko. Patay na siya. Di na umabot sa ospital. At yung pamilya niya? Kagaya ng utos niyo, ma'am. Inubos na rin namin. Good. Nakapagpiyansa ako. May kaso pang nakabinbin. Pero bakit ganun, Eva? Bakit mas nauna ka pang pabulukin ako sa kulungan kaysa sa batas? Dahil tama sila. Doon ka nararapat. Yun ba talaga ang dahilan? O dahil ayaw mo makasuhan ko ang mama mo dahil pinatay niya ang asawa ko? Ang mama ko ang pinatay mo? Patay! Patay, patay, patay. Pag may patay agad, ako ang sinisisi palagi. Oo naman, bakit? Sino pa ba? Mama mo. Si Hernan na lang ang meron ako. Kinuha pa niya sa akin. Hindi totoo yan. Ikaw ang mamamatay tao, Stella. Gumaganti ka sa nanay ko. Ikaw ang masama. Ikaw! Ma'am. Dahil hindi ko na siguro masasampal ang mama mo. Mawalang galang na ho. Eva, kailangan niyo nang umalis ng bansa. I was able to talk to a neurosurgeon in Chicago and willing siyang i-take ang case ng mama mo. But Eva, you have to leave ASAP. Nakapagpiyansa na si Stella, patay na si Alfred, at delikado na para sa iyo at para sa pamilya mo kung nandito kayo. Alam ko po yun, Tita Bariel. You're firing me. Oliver, you don't understand. Na ano? Nakaibigan ka pala ni Rebecca? Oliver, you see, your family, specifically your mom... Sold natin ang Cortez jewelry at ang lahat ng yun i-distribute sa charity. Yun ang desisyon namin ni Mama. Kahit konti, half or quarter, hindi malaki magtatabi? Umpisa pa lang malinaw na ang gusto ni Mama ay husti siya. Hindi pera ang habol niya. Naiintindihan ko kung bakit di tayo nakakapag-usap lately. Dami rin kasi natin pinagdaanan eh. Shit.
Hindi ka na pwedeng sumunod. Bakit hindi? Diba, huwag mong hubarin yan. Gawa natin yan. Eh, di na tama to, Inno. Sa'yo yan. Hindi na tama to. Ano kung hindi na tama? Marami na tayong nasasaktan. At habang tumatagal, lalo lang natin masasaktan yung isa't isa. Eh, galing mo naman pala eh. Napredict mo na agad yung future Inno, natin? Inno, ititiin namin ang mamang mo para tuloy na siyang makulong. Natural na ipagtatanggol mo siya. Sa tingin mo, Inno, paano tayo magiging masaya? So paano? Kalimutan na lang, goodbye na lang, gano'n na lang yun. Malitong ginagawa natin, Inno. Malitong nagmamahalan tayo. Paano mali? Paano mo nasabing mali itong nararamdaman ko? Eva, buong buhay ko, ginagawa ko yung tama. Tapos dumating ka sa buhay ko at pinagtatanggol kita sa mga magulang ko. Mali bang mahalin kita? Eh di sige, kung ganun, gagawa na lang napakaraming mali ng paulit-ulit dahil mahal kita. Pero ayoko sa tuwing pipiliin natin na mahalin yung isa't isa, nasasaktan natin yung pamilya natin. Hindi ka ba nakukonsensyo, Inno? Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba nahihirapan? Pero mahal kita! Itigil mahal mo ko! Hindi pa ba sapat yun? Itigil ha? Na natin ito, Inno. Anong itigil? Alin ito? Anong nangyari doon sa solid tayo? Kung ngayon pala, sumusuko ka na. Ano yung wala na lang lahat yun? O siguro dapat itigil ko na lang to. Kasi siguro ayaw mo na sa akin. Hindi sa hindi kita gusto, Inno. Baka lang hindi ako yung tamang tao para sa'yo. Baka lang sa iba, may pag-asang sumaya ka, pero tayo, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano tayo masaya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano. So ngayon, pinagtatabuhin mo na ako sa iba? Inno, imposible tayo. Imposible tayo. Namatayan ako, Eva. Pero kahit namatayan ako, kaya pa rin kitang ipaglaban sa pamilya ko. Hindi ako namatayan, Inno. Hindi pa. Pero hihintayin ko pa bang dumating doon. Mahal kita, Inno. Mahal kita, Inno. Alam kong mahal mo ko. Pero minsan, kulang yung mahal natin yung isa't isa. Kulang yung mahal natin yung isa't isa. Eva. Eva! 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 Please! Huwag mo akong iwan! Huwag mo akong iwan! Please! After gathering evidence and after presenting witnesses against Stella Cortez of a crime of estafa, falsification, and use of falsified documents, the court finds the accused guilty and shall render sentence of 6 years and 6 months and 1 day. Solid!
solid bang nangiiwan? Ako naman to si Gago, naniniwala sa'yo. Itlog na naman. Kailan ba ako makakatikim ng iba, Ino? Lola, mabuti to para sa kalusugan niyo. Kapag nag-bacon kayo, makolesterol yun. I don't mind! Lola. May expo tayong sasalihan, ha? Oh, ito na yung daily supply mo ng pugo bago kita sitahin sa pagsusungit mo kay Robert. Hindi ako nagsusungit. Pinaglalaban ko lang yung ustisya. Justicia? Justicia? Fair trade. Makakuha ng tamang bayad sa mga pinaghihirapan natin dito. Di ba yun naman ang gusto natin? Makakuha ng justicia? Woo! An-an! Oh! Kulit mo kasi! Alam mo kailangan natin ngayon? Benta, hindi justicia. Oh, she's already said so many nice things about you, Eva, right? Ikaw may gawa ng necklace? Yes, that's hers, Betsy. Pero hindi lang po ako. May tumulong po sa akin sa paggawa nito. Oh, sino? He's a very special friend back in the Philippines. Mahilig siya mag-glass blowing. Wow. Si Ino? Cortez? Ba ito? Si Ino? Cortez? Ba ito? Ino? Si Ino Cortez ng dating Cortez Jewelry. Oh, I heard about what happened to Cortez. Sayang naman, ano? But maybe we can partner with him for this project. Yes! Ayan! I want you to make another piece, and then we'll market it under my company. Really, Betsy? Yes. I want you to create the same design as that necklace, and maybe more, as to come up with an entire collection. Hindi ko lang ho alam kung papayag si Ino. Well, then let him know na I'm getting him for this partnership with Saavedra Jewelry. Kayo ng friend mo, you're good together. Huh? Well, sa paggawa ng ganyan, I think you should make more. So I guess it's a done deal then, right, Mariel? Yes, Betsy. Yes. Great. Sige na, if you'll excuse me, I'll just talk to the others. Excuse me. Tita Mariel, bakit kayo pumayag sa Shell-Air? Pumayag ako? Oh my God, pumayag ako. Eva, I'm so sorry. Bakit ko ba kasi dinaldal pa tong si Ito Cortez eh? Actually, ikaw na nga lang tinuturing kong kaibigan. Naman kung bakit hindi ako sumasagot, diba? Pero salamat na rin. At sana alam mo na kaibigan mo rin ako. Finally, sumagot na siya. Galing Chalier. Chalier? Yung sikat na international jewelry brand? Teka, bakit kanila susulatan? Baka alam nila na galing ka, Cortez!
O baka naman nagustuhan yung gawa natin sa website. Buksan mo dali. Sa Aveda? May offer sila sa'yo! Gusto ka nilang gawin co-designer doon sa partnership na sa Aveda doon sa Shalyo. Manalaki pera niyan! Gusto nilang gamitin yung designs mo tsaka yung designs ni... Oh, Eva. My God, pala po ito. Paano na yan? Pera na naging pato. Paano pa naman yan, oh? So, guess what? Kumuha na si Betsy ng 2 first-class plane tickets for you to palipad ng Pilipinas! Uuwi na. Uuwi na tayo. Kaya set up that meeting now with Mr. Cortez!